Laking pagkagulat nito nang makita ang isang babaeng maputi, matangkad, mahaba ang buhok, napakaganda ng hubog ng katawan at may halos kulay asul ng mga mata. Inunahan ni Fami si Kula sa paglapit sa babae at sinabing, "Excuse me, miss. Naligaw ka yata? Walang sagala dito." Matamis naman ang ngiti ng babae at sinagot si Fami, "Hindi. Si Kulas ang pinunta ko. Di ba birthday niya ngayon?" Muling sumagot si Fami, "Pero hindi ka kilala ni Kuya Kulas kaya umuwi ka na, miss, kung saan kaharian ka man nang galing." Hindi naman namalaya ni Fami na nasa likod na nito si Kulas at nagsabi, "Ah, pasensya ka na. Hindi kita nabanggit sa kanila. Tuloy ka, Chara." "Ah, Fami, siya nga pala si Chara na kaibigan ko. Kamag-anak siya ni Mancio." Mautal-utal na paliwanag ni Kulas. Sumimangot naman ang dalagita at tiningnan ng masama si Chara. "Ah, Fami, excuse lang at dadalhin ko lang siya doon kay Mancio. Tara, Chara." Habang naglalakad sila papunta sa likod ng bahay, ay nagsalita si Kulas. "Chara, bakit ka pumunta?" Sumagot naman ang kinari. "Gusto kong makita kung anong ginagawa kapag may birthday eh." Nakatingin si Kulas kay Chara habang naglalakad. Pagdating sa likod ng bahay ay napabulala si Mancio habang tumatawa. "Pumunta ka nga, hindi ka talaga nagpapigil." Tumawa lang din si Chara at sinabing, "Madaya kayo ayaw niyo akong isama? Malungkot kaya sa kubo ni Tatang Perling tapos si Hodor lang ang nandun?" Sagot naman ni Mancio, "Huwag mong sabihin na pati si Hodor dinala mo." Napatakip naman si Chara ng bibig at natawa ng bahagya. "Oo, nandun siya sa puno sa tapat ng bukana ng bahay." Nanlaki ang mga mata ni Kulas sa narinig. "Hala, naloko na. Sabihin mong huwag magpapakita sa mga tao." At muling nagsalita ang kinari. "Pati ang limang duwende, isinama ko na rin. Nandun silang lahat sa puno ng mangga at pinagtago ko muna." "Ay sus, patay na talaga tayo niyan." Sagot naman ni Mancio. "Lahat na ng elemento nandito. Si Balbon lang ang wala." Tumawa ulit ang diwata at sinabing, "Hehehe, nandito din siya. Umiiyak kasi kanina at ayaw pa iwan. Kaya isinama ko na rin." Napakamot ng ulo si Kulas at Mancio. "Diba sabi nyo kapag may birthday may kainan? Bakit hindi nyo pa kami pinapakain?" Tumatawang nagsalita si Mancio. "Halabay, anong ipapakain mo dyan sa mga bisita mo?" "Saglit lang at mag-iisip ako." Saka pumasok si Kulas sa loob ng kubo at tinawag niya ang kanyang lolo at lola. Tinanong niya kung nasaan ang mga tirang karne. Sabi naman ni Lolo Nardo na madami pa namang sariwang karne. Mayroon ding inihaw na manok, suman at iba pang minatamis na panghimagas. Nakiusap si Kulas kung maaaring makahingi dahil mayroon siyang bibigyan. Inutos naman ng lola niya na patuloyin na lang sa kubo ang mga bisita niya para makakain. Kaagad naman siyang nataranta at nag-isip ng idadahilan. Hindi po pwede. Sobrang mahihain ang mga yun." Sumagot naman si Lolo Nardo. "Di dalhin mo na lang. Asya, ikaw na ang bahala dyan at babalik na ako sa mga bisita. Nakakahiya naman, iniwan ko sila." Paglabas ng dalawang matanda ay kaagad na siyang kumuha ng bayong at naglagay ng isang buong hiwa ng hilaw na baboy, sinapot o maruya, biko at kung ano-ano pang pagkaing matatamis. Tinawag din niya si Mancio at inutos na iabot kay Chara ang isang platitong biko at sabihing huwag mag-alala dahil walang asin yun. Kumuha na rin siya ng tatlong malalapad na dahon ng tabako sa taguan ng lolo niya at nilagay yon sa bayong. Maya-maya pa ay mabilis na siyang naglakad paalis ng kubo. Nang makalayo siya at makasigurong wala ng tao ang makakakita sa kanya, ay nagsalita na siya. "Hodor, kaibigan, nandito ka ba? Mga kaibigang duwende, nandito ba kayo? Balbon." Ilang sandali lang ay may sumagot mula sa puno. "Kaibigan, maligayang karawan." Tumingala naman si Kulas. "Nandyan ka pala, Hodor. Di ba hindi ka naman kumakain? Ito,
Ipinagdala na lang kita ng tabako. Matapang yan. Espesyal. Napagkatago-tago pa ng lolo ko. Sumagot naman si Hodor. Padating ka pa lang, kaibigan, ay naamoy ko na ang tabakong dala mo. Tama ka. Matapang nga yan at yan ang paborito ko. Iniabot na ni Kulas ang tabako at sinabing, Kaibigan, ayos lang ba kung hilingin ko na bumalik ka na sa kubo ni Tatang Perling? Wala kasing bantay dun at sa isang linggo pa kami babalik ni Mansyo. Tumango naman ang kapre at biglang naglaho. Naramdaman naman ni Kulas na may mga humihilan ng damit niya. Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang limang duwende. Ngumiti siya sa mga ito at sinabing, May dala rin ako para sa inyo mga kaibigan. Sa kanya inilabas ang mga matatamis na pagkain na nasa bayong at isa-isang binigyan ang limang puting duwende. Namangha rin si Kulas nang inilabas na mga ito ang lalagyan na gawa sa tela at hugis supot. Natutuwa naman si Kulas na sinabing, Naghanda talaga kayo ng lagayan ha? Sige, umuwi na kayo sa bahay at baka magalit si Tatang Perling dahil wala tayong lahat dun. Tumango lang ang mga duwende at tumakbo na papalayo sa kanawala. Maya-maya ay naramdaman ni Kulas na may kumakaripas ng takbo sa talahiban at mabilis ang kilos nito patungo sa kanya. Hindi nagtagal ay binangga siya nito sa binti kaya siya natumba. Dinila-dilaan siya ni Balbon sa mukha. Hinimas naman ni Kulas ang ulo nito at sabay dinukot na rin ang buong pata ng baboy mula sa bayong at sinabing, Ito naman ang para sa'yo. Huwag na huwag kang kakain ng tao ha. Dapat karne lang ng hayop ang kakainin mo. Mukha namang naintindihan siya ni Balbon dahil ikinakawag-kawag nito ang buntot bago sinakmal ang pata ng baboy na ibinigay niya. Hindi nagtagal ay inutusan na ito ni Kulas. Sa kubo mo na yan kainin ha. Sige, umuwi ka na. Kaagad namang tumakbo papalayo si Balbon. Nang mga oras na yun ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Kulas dahil sa wakas ay napauwi niya ang mga kaibigan niyang elemental nang walang nakakakitang tao. Ilang saglit lang ay naglakad na rin siya pabalik sa kubo. Malayo pa sa bukana ng bakuran ay naririnig na niya ang boses ni Chara na tawa ng tawa. Nang hanapin niya kung nasaan ito, ay nakita niyang nandun ito sa kumpul ng mga bisitang matatanda kasama ang lolo niya at nakikipag-inuman. Kung ano-ano na ang kinikwento nito, kagaya ng naihi sa takot si Kulas nang nakakita ng kapre. Pinanlalakihan na niya ito ng mata pero hindi siya nito pinapansin at tuloy-tuloy lang sa pag-inom na parang lumalagok lang ng tubig. Kaya sa huli ay pumunta na si Kulas sa likod ng bahay at sinabi kay Mansyo, Bay, problema ito. Umiinom si Chara. Kapag yan nalasing, ewan ko lang. Baka gawin niyang pulutan lahat ng bisita ko. Tumawa naman si Mansyo. Ano ka ba? Huwag ka masyadong mag-alala. May narinig ka na bang nalasing na diwata? Di ba wala pa? Ah, basta. Kailangan na natin kumilos. Sagot ni Kulas. Anong gusto mong gawin natin? Tanong ni Mansyo. Umuwi muna tayo sa kubo ni Tatang Perling at doon muna tayo matulog para umuwi na rin itong si Chara. Sumang-ayon naman si Mansyo at sinabing, Sige, okay lang sa akin basta magdala ka ng isang buong litsong manok tapos madaming kanin para hindi na ako magsaing mamaya. Saka yung suman at biko, pati yung langgang magdala ka rin. Muli po akong humihingi ng pasensya dahil hindi ko alam ang Tagalog ng langgang. Yung iba sa amin, ang tawag dito ay salungsong. Gawa ito sa giniling na bigas na nilagyan ng gatas, gata at kinayod na buko sa kabinalot ng dahon ng saging na nakahugis na parang apa. Sumagot naman si Kulas. Oo na, ipagbabalot na kita. Magligpit ka na dyan para makalis na tayo. Pagtayo niya ay nakita niyang papaalis na sina Fami, Lolo Alto at iba pang kasama nito. Fami, uuwi na kayo? Sumagot naman ang dalaga. Oo, mag-enjoy ka dyan sa mahal na prinsesa mo. Isusumbong kita kay ate kapag nakauwi na siya. Kasabay nito ay tumalikod na si Fami
at hindi na binigyan ng pagkakataon si Kulas na makasagot. Napakamot na lang siya sa ulo. Narinig naman niya ang boses ni Mansyo na sinabing, "Ano ba? Kumpleto na ba ang baon natin?" "Hindi pa. Saglit lang." Matipid niyang sagot. Matapos makakuha ng mga pagkain, ay nagpaalam na sila na doon muna matutulog sa bahay ni Tatang Perling. Nagtataka naman ang lolo at lola ni Kulas dahil sa kakauwi nga lang niya ay aalis na naman siya kaagad. Nagdahilan na lang sila ni Mansyo na wala kasi si Tatang Perling kaya kailangan na nilang umuwi upang mapakain ang alaga nitong baboy at mga manok. Hindi na rin tumutol ang dalawang matanda at pinagbaon na lang sila ng mga pagkain. Nagsimula na silang maglakad at tinawag na nila si Chara. Sinabi naman ng kinari, "Uwi na tayo kagad, eh hindi pa nga ako tapos mag-inom." Sumagot naman si Mansyo, "Sa susunod na lang uli." Wala nang nagawa si Chara, kundi tumayo at sumabay maglakad na parang hindi man lang tinablan ng espiritu ng alak. Pagkadating nilang tatlo sa kubo, ay kaagad na silang pumasok. Si Chara naman ay naglaho na. "Nasaan na kaya si Chara?" Nagtatakang tanong ni Mansyo. "Baka umuwi na muna sa mundo nila para magpahinga." Tugon ni Kulas. Pagkapasok ay nagpainit si Mansyo ng tubig upang makapagkape. Kinabukasan ay tanghali na silang gumising dahil wala naman silang naiisip na gagawin. Habang nagkakape ay nakarinig sila ng tumawag sa pangalan ni Tatang Perling sa labas. Sinilip ito ni Kulas. Sinabi niyang wala ang matanda at nasa ibang lugar. Sumagot naman ang lalaki na kailangan daw nila ang tulong ni Tatang Perling dahil nahulog sa puno ng santol ang binatilyong anak nito. Nagsalita naman si Mansyo. "Bay, di ba naturuan ka na ni Tatang Perling na manghilot? Kaya mo na yan." "Oo nga, naturuan na ako pero hindi ako sigurado kung marunong na talaga ako at kung magiging epektibo ba ito." Sinabi ni Mansyo na, "Paano mong malalaman kung hindi mo susubukan?" Hindi na nito hinintay ang pagsang-ayon ni Kulas at saka tinawag na nito ang mag-ama na nasa labas saka pinapasok sa kubo. Pinaupo na ni Mansyo ang binatilyo sa upuang kahoy na kasalukuyang namimilipit sa sakit. Nalisa ang paa nito at mukhang nagkaroon ng bali ang buto sa binti. Sinabi naman ni Kulas, "Bay, paano ang gagawin ko?" Sumagot naman si Mansyo, "Sino ba sa atin ang nag-aaral ng panggagamot? Di ba ikaw? Eh bakit ako ang tinatanong mo? Ano bang turo ni Tatang Perling?" Nagsimula ng alalahanin ni Kulas ang mga pinag-aralan niya. "Kapain muna ng marahan kung nalisa lang ba o may bali talaga at gamitan ito ng lana." Mabilis namang kumuha si Mansyo ng langis at iniabot ito sa kanya. Bahagya din siyang umatras at hinawakan ang medalyon niya na nakakwintas sa kanya, saka nagdasal. Matapos umusal ng ilang orasyon, ay umupo na siya at lumapit sa pasyente. Kumuha na siya ng langis at nagsimulang magpahit sa paa hanggang sa binti nito. Namimilipit pa rin sa sakit ang binatilyo. Maya-maya lang ay nakapa na ni Kulas na wala naman itong bali at talagang na-dislocate lang ang buto nito sa paa. Kaya inutusan niya si Mansyo na kumuha ng kahoy na ipapakagat sa pasyente para hindi nito makagat ang sariling dila at para maibsan nito ang sobrang sakit. Mabilis na tumakbo si Mansyo. Pagbalik nito ay may dala na itong kahoy na panggatong. Sinabi naman ni Kulas, "Bay, sobrang laki naman ito. Mawawasak ang bunganga ng batang yan kapag ito ang ipinakagat mo sa kanya. Kumuha ka lang ng medyo maliit, yung parang dalawang daliri lang ang taba." Muling tumungo si Mansyo sa kusina. Pagdating ay may dala na itong mas maliit na kahoy. Kinuha ito ni Kulas at ipinakagat sa pasyente sa kanya hinawakan ang paa at binti nito. Ilang sandali lang ay sabay niya itong idiniin at pinihit sa kabiglang hinila. Rinig na rinig ang tunog ng pagpihit at paglagutok ng buto. Napakagat naman ang todo ang binatilyo sa sobrang sakit. Matapos ay nahimatay ito. Ipinaalam na ni Kulas sa ama ng bata
naayos na ito at naibalik na niya sa tama ang nalihis na buto sa paa. Pagkatapos ay sinimulan na niyang hilutin upang mabawasan ang pamamaga. Nang matapos na siya maghilot, ay ginising na niya ang pasyente at tinanong ang pakiramdam nito. Sumagot naman ito na hindi na masyadong masakit ang kanyang paa. Nagpasalamat naman ang ama nito at nag-abot ng pera kay Kulas bilang bayad. Ngunit hindi ito tinanggap, saka sinabing, "Isa lang ang hinihingi kong kapalit. Kapag nakakita ka ng ibang tao na nangangailangan ng tulong at may magagawa ka upang matulungan ito, tumulong ka. Sa pamamagitan nun ay parang binayaran mo na rin ako." Nagpasalamat muli ang ama ng pasyente at pinasan na sa likod ang anak pagkatapos ay umalis. Nang wala na ang mag-ama, ay nagtanong si Kulas kay Mancho, "Bay, saan ka kumuha ng lana?" Mabilis na sumagot si Mancho, "Sa kusina." "Bakit sa kusina? Eh hindi pang hilot yun, kundi pang prito ng isda." "Pareho lang yung lana, Bay. Saka nataranta na ako dahil sumisigaw na sa sakit ang pasyente mo. Kaya yun na lang ang ibinigay ko sa'yo." Pagdadahilan pa ni Mancho. "Kaya pala iba ang amoy? Eh wag lang sanang langgamin ang paa ng batang yun dahil mantika na pangluto ang ginamit natin sa kanya." Nagkatawa na naman silang dalawa sa tinura ni Kulas. Matapos ang ginawa nilang panggamot sa pasyente, ay sinabi ni Mancho sa kanya na, "Bay, gusto mong matuto mag-back tumbling? Dahil sa mga bata pa, ay tila nahikayat nito si Kulas." "Oh, Bay, paano bang mag-aral nun?" Sumagot naman si Mancho, "May mga katropa akong nagtatrabaho sa sirkus. Yung mga dumadayo sa pistahan tapos nagtatanghal ng palabas. May mga nagmamagic, yung iba kumakain ng manok, nagpapasayaw ng ahas at nagsisirko-sirko. Sa kanila tayo magpapaturo." Sumang-ayon naman si Kulas at sinabing, "Sige tara, paturo tayo. Saan ba sila nakatira?" "Hindi sila taga rito. Nakilala ko lang sila. Pero ngayon, nandun sila sa kabilang isla dahil pista dun. Ang mabuti pa, pumunta tayo. May bangkang disagwan naman si Tatang Perling. Yun ang gamitin natin." Suwestiyon ni Mancho na ikinatuwa naman ni Kulas.